kabataang nais na makamit ang kanilang mga mithiin sa buhay. Isang institusyon ang binuo ng lokal na pamahalaan ng Bulalakaw sa pangunguna na rin ng alkalde dito na si Mayor Ernilo Villas, ang Bulalakaw Vocational Technical College na matatagpuan sa Barangay San Roque ng nasabing bayan. 52 ang kasalukuyang estudyante sa institusyong ito na naglalayong tulungan sila higit ang mga kabataang high school graduate at mga undergraduate. Malaking bagay naman para sa mga katulad nilang mga di sapat ang kakayahan upang makapagbayad ng pangmatrikula para sa kanilang pag-aaral na mapabilang sa nasabing programa dahilan sa bukod sa libreng pag-aaral, handog rin nila ang libreng dormitoryo para sa mga ito. Isa ang kabalikat award sa mga programa ng TESDA na naglalayong ipakita sa buong bansa ang mga ginagawang programa ng iba't ibang institusyon pang-pribado o pang-publiko, gayon din ang mga lokal na pamahalaan hinggil sa usaping edukasyon. Kaugnay nito ayon na rin kay TESDA Provincial Director Renato Pantalyon, nakapasa sa rekisitos ng TESDA para sa naturang parangal ang Bulalakaw Vocational Technical College, kung kaya't ito ang nahirang bilang awardee ng rehiyon o ng Mimaropa sa national awarding na irerepresenta ni Bulalakaw Mayor Villas. Based on the criterion as provided by the instrument on the sa guidelines ng ng kabalikat award, yung sa Bulalakaw na Bulalakaw Vocational Technical College has satisfied all the criterion. Okay. That's why when the regional committee review and evaluate the documents as presented to the committee coming from the Bulalakaw Local Government Unit, it surpasses all expectations. That's why Bulalakaw Vocational Technical College, as put up by the local government of Bulalakay, came up to be the regional winner. Maliban sa libreng tirahan at pag-aaral, matapos naman ang pag-asanay ng mga estudyante dito, pinapahiram sila ng pamahalaan ng Bulalakaw ng kanilang mga paunang gastusin bilang pre-employment assistance para sa pagkasaayos ng mga credentials upang masiguro na sila ay makakapagtrabaho. Bilang tulong naman ng TESDA sa mga estudyante, umahanap sila ng access para sa posibleng employer ng mga ito. Samantala, para na rin sa pagpapatuloy ng programa sa nasabing bayan, sa pamamagitan ng capability building gaya ng pagbibigay ng pagsasanay sa mga instructors dito ang handog ng TESDA upang higit pang mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Bulalakaw Vocational Technical College. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Have you been looking for the perfect piece of furniture for your home? Come, visit us at Homemark, the biggest furniture store in the South. From varieties of beds, sofas, dining tables, cabinets, occasional cabinets, and many, many more. At Homemark, we know the value of furniture, that's why we give the best quality at the lowest price. So why wait? Come and visit us at JP Rizal Street, Barangay Camil Mill. Homemark is truly the mark of your modern home. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauhan, a housing community for Pag-ibig Fund members and private employees. Offers townhouse and duplex units, lot area 62 square meters, floor area 36 square meters. At 375,000 price package, only 2,100 monthly through Pag-ibig. Wide landscaped entrance, guardhouse, perimeter fence, parks and playground, big water tank, cemented roads, electric supply with concrete posts. With nearby commercial area, model units available at the site for viewing. Pamahay Project Owner, Westchester Realty Corporation. Marketing Manager, RGV Real Estate Center Incorporated. Call 288-2173 or log on to www.rgvcenter.com. Magkabahay sa pamahay, Barsanaga Nauha.
Matapos ang Rotary Club of Calapan kagabi, ikalabing tatlo ng Hulyo, isinagawa ang ikadalawamputsyam na induction and turnover ceremonies ng Rotary Club of Downtown Calapan. Sa ilalim ng temang Building Communities, Bridging Continents, na idinao sa Parang Beach Resort Lungsod ng Calapan. Bilang pagbubukas ng programa, isinagawa ni President Mark Anthony Peraren ang call to order na sinunda ng ilang pananalita mula sa ilang mga Rotarians. Bago pa man ang valedictory address ni President Peraren, isa-isa namang ipinakilala ni Past President Dante Tolentino ang mga dumating na Rotarians maging ang mga panauhin na nagpaunlak para sa nabanggit na okasyon. Sa isinagawang valedictory address ni President Peraren, pasasalamat ang kanyang ipinahiwatig sa lahat ng kanyang naging kabalikan sa pagsakatuparan at sa katagumpayan ng mga programa ng RCDC sa iba't ibang bayan sa lalawigan, kung saan bilang ganti ilang mga parangal ang kanyang ipinagkaloob sa ilang mga Rotarians na naroroon. Matapos naman ang valedictory address ni President Mark Peraren, magkakasunod na isinagawa ang turnover ceremony at induction sa bagong nahirang bilang presidente ng samahan na si President-elect Federico Caballo Jr. na pinangunahan naman ni DJ Tato Di Mayuga. Sa naging inaugural address ni President-elect Caballo, pinahayag nito na hindi niya inakala na maabot niya ang ganitong posisyon, ganun pa man. Gagawin naman aniya ang lahat upang maging matagumpay na pangulo ng RCDC sa pamamagitan na rin ng pagpapatuloy ng mga nasimulang programa, gayon din ang pagkatha ng bagong programa sa kanyang termino. Samantala, maliban sa induction at turnover ceremony, ginanap rin ang gabing iyon ang presentasyon at induction ng mga BB Rotarians, incoming officers, new officers at directors, gayon din ang charging ng mga BB Rotarians. Samantala, advance happy birthday to my father Danilo Magkamit and happy viewing to Reverend Father Vicoy and DMC family. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakala para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na naising iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Sandra Magkamit na nagiiwan sa inyo isang mapayapa at magandang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay.